Magandang araw po sa lahat ng ating mga kamanggagawa. Ngayon po ay nasa month 7 po tayo ng ating T4T Network Training. Again, this is Pastor Judah Cantoria ng NCCCC, National Council of Christian Community Churches. Timeline to make disciples and multiply churches, month number 7. We will continue to make disciples of our new believers. As we continue to use the lessons for urgent discipleship, we will then move into forming our OBSs and to fully functioning churches. We will study this in detail today. Exciting po itong ating training ngayong araw pong ito. So at the same time, we will continue to share the gospel, find the persons of peace, hindi tayo titigil yan, and start new OBSs. We will do this mainly through our new believers. As we disciple our new believers, we will teach them to obey. As they obey, they too will make disciples. So, yan po yung ating mga tututukan ngayon, yung mga dark shed na nakita po ninyo sa ating timeline, yan po yung ating mga ginawa na ngayong month 7. Medyo light ng konti, yan ang tututukan po natin. At yung mga medyo lighter, yan po ang ating future na tututukan dito sa ating training. Church Planter's Parable. Parable of the Earth Bearing Fruit by Itself. Hango po yan sa Mark chapter 4, 26 to 29. Hayaan nyo po na pangunahan tayo ng facilitator para i-discuss po ang parabolang ito. Learning from one another. Ito po ang kaibahan itong ating training kasi hindi lang po kami nagtuturo kundi natututo din po kami sa bawat isa. So we will learn from one another as we implement our ministries o yung mga natutunan po natin dito doon sa ating iba't ibang lugar, iba't ibang ministry. We learn a lot of things. So ngayon po ang pagkakataon para i-share natin sa iba, ibahagi natin sa iba yung ating mga karanasan, mga magagandang kwento o mga challenges na ating kinaharap na pwede pong maging pagpapala sa ating mga kamanggagawa. So it's time to learning from one another. Pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator. Follow up on personal implementation. Ang pinakamaganda po dito sa ating pong training, hindi lang tayo nagtitraining to gain knowledge, kundi tayo po ay nagtitraining para maging effective doon sa ating mga ministries. So this time, ating pong ipapalo up, kumusta po ang ating implementation? Pangunahan po tayo uli ng ating facilitator.
Follow up on local church progress. Ito po ang kagandaan dito, ginagawayan po tayo ng ating network training as a local church para matiyak natin na makabuo tayo ng mga churches at nag-i-implement talaga ang ating mga members at bawat isa ay tumatrabaho. So, ating pong ipapollow up ngayon ang progress ng local church. Pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator. Make disciples. Ito po ang pinakapuso nitong ating training na ginagawa. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 28:19. Jesus said, "Go, make disciples, baptizing them." So, papasahin po natin uli yung ating pong definition ng making disciples. Sabay-sabay po natin basahin ito. Siguro yung iba sa inyo, kabisado na po ito. Lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples will also share the gospel and make disciples. So in our definition, underline the words that you have made progress on so far in making disciples. At ganun din po, circle the word that you have made the most progress on this past month in making disciples. So inyo pong iguguhitan at bibilugan yung pinakamatindi yung na-accomplish ngayong month na ito. Pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator. Committed sa church. Para tuparin ang ating goal to make disciples, siguro marami-rami na ang naging committed sa inyong mother church. Maganda kung ganoon, pero karaniwan, mahirap isama ang ibang mga new believers sa mother church kasi naiilang po sila. So, today's focus, ang ating pong bibigyan ng diin ay yung church formation kasi mas maganda na dali natin sa bagong church yung mga bagong mananampalataya. Mag-aaral tayo ngayon kung paano pwedeng maging isang fully functioning church ang ating mga OBS. Very exciting po ito. From OBS, magiging fully functioning church. Ito ang magaling na solusyon kung naiilang itong mga bagong mananampalataya na pumasok sa mother church. So when our OBS become fully functioning churches, may disciples na tayo, matutupad ang ating goal. Exciting itong ating ginagawa. Marami po kasi akong karanasan na nakita na kung saan yung mga bagong mananampalataya naiilang talaga sa mother church. Kasi bago lang po sila, iba ang kultura sa church at talaga nakakailang. So mas mabuti po, mas maganda na magtayo ng mga bagong simbahan para sa kanila. At kung saan sila nag-start, yung OBS, yun po ang focus natin. Gagawin natin itong isang fully functioning church. Baptism Action Plan. Nakita natin sa salita ng Diyos na lahat ng mga binautismuhan ay binautismuhan agad-agad. Maliban po kay Apostol Pablo. 3 araw bago po siya nagpabautismo dahil nabulag po siya. Kung wala pa kayong baptism, ngayon na po ang tamang panahon para tayo ay magplano kung kailan ito gagawin sa lalong madaling panahon. Kung nakapag-baptize na po kayo, magplano po ng susunod. Naalala ko po, nag-share ako ng salita ng Panginoon sa Punilio Island. Nung gabi, mayroong gawain. Habang nagpipishing ako kinabukasan ng umaga, may mga lumapit sa akin ng mga kabataan at sila daw po ay tumanggap sa Panginoon noong gabing yon. So, gusto na daw po nila magpa-water baptize. So, iniwan ko muna yung aking fishing rod at ginawa po namin yung water baptism. Napakaganda kasi tapat po mismo ng church, White Sand Beach. Kaya libre ang tubig doon, napakaganda. So, agad-agad,
magkakaroon na po tayo ng water baptism dahil ito po ang tinuturo ng salita ng Panginoon. So bibigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon para sa action planning po ninyo. Pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator. Okay, turn visitors into new groups. Group members invite others. Yan po talaga ang normal na nangyayari. When our new believers learn the Bible stories, many of them share these stories with their friends and families. Many also invite the ones they're sharing with to come to OBS. Pagka nangyari yan, meron tayong napakagandang problema. This is good. We are glad that they're inviting their family and friends, and we gladly welcome these newcomers. This works well when we are covering the beginning obviouses about salvation. Pagka bago pa lang, the best po ito na sila ay mag-invite. So, when the newcomers come in, and we are covering the more advanced discipleship topics, this creates a problem. So, malaking problema po ito. Newcomers need to start with lesson one, of course, kasi hindi pa po nila namang tungkol sa salvation. This will be the best way to provide a clear understanding of salvation. But it may be hard for newcomers to join the group kung ang OBS po nila ay masyado ng advanced at ang mga topic ay hindi na po nila magigets. So, ito po ang nagiging problema. You have probably already encountered this problem many times in the past. If you haven't faced this problem yet, palagay ko, very soon, may encounter po ninyo ang problem na ito. So, what will you do? Ano ang gagawin mo? Ito po ang napakagandang pag-usapan. When you face this problem, what are you going to do? So, pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator para i-discuss po ito with our group. Wrong solution. Take the group back to lesson one. To solve this problem, some OBS leaders start the series over again, beginning again at lesson one. Yun ang kadalasang nangyayari. This is very helpful for the newcomer. Salvation becomes clear to them and most will trust Christ. Pero baka maiinip yung mga original na members ng grupo. They need to move on to the new lessons. If you continue this pattern as the newcomers bring in more newcomers, you will continually repeat the earlier lessons. The group will never move on in their discipleship. They will just repeat the earlier lessons over and over and over again. So, hindi po yan ang tamang solution. So, what is the best solution? Start new groups for newcomers. This is a great solution. This provides the exact teaching that newcomers need right from the beginning. At the same time, it allows the original members to continue to progress in their discipleship. So yun po ang pinakamaganda, magbuo ng bagong grupo para doon sa mga newcomers. Sa gayon, mag-i-start sila sa unang mga lessons na kailangan talaga nila, samantalang yung original na grupo ay magpapatuloy doon sa mga lessons na dapat pa po nilang matutunan. So, small groups are okay. Even if your new groups are very small, that's okay. It's very important to give everyone the level of teaching they need. It usually doesn't work well to try to keep everyone together. Hindi talaga pwede. Maganda, separate kahit maliit lang na grupo, pero natutugunan yung kanilang spiritual need. So, leaders for the new group, siguro iisipin din natin yan, sino magiging leader ng grupo na bago? It will be very difficult if the leader of the OBS also becomes the leader of the new group. Magiging mahirap para sa kanya.
If you continue to start new groups for newcomers and you lead all of these new groups, you will soon become overloaded. Pag overloaded ka na, wala ka nang magagawa. Mapapagod ka ng gusto at mawawalan ka na ng panahon sa iba mong mga bagay at mga activities. You won't be able to add new groups in this way for long. If you lead the new groups yourself, this will cause your growth to plateau. Talagang lahat maapektuhan po niyan. So, what is the best solution? The inviter leads the new group. Yan po ang pinakamaganda. We can solve this problem by mobilizing the inviter to become the leader of the new group. I-encourage po natin sila na kaya po nila yan. Share this idea with the inviter. Explain the benefits to them. Help them to prepare. Coach them. Pray for them a lot. Encourage them, affirm them, and launch them. Kaya-kaya po nila yan. Kagaya din po na natin nung tayo ay nagsisimulang mag-facilitate ng OBS. Ako tayo, pero dahil sa matinding encouragement sa atin, pinaliwanag sa atin na kaya natin, eh, naging facilitator po tayo. So, paalala po, keep it simple. It's very easy to lead our OBSs. Lalo pa ngayon, meron na tayong video. All that the leader needs to do is read the story, read the questions, and follow the other instruction on the guide. Your new believers can do it. So, yun po yung dati natin ginagawa na meron tayong hawak na hard copy ng ating Bible study guide. Pero this time, mas pinasimplify pa po natin dahil pa-video na. Ang gagawin nyo lang po, ipi-play, ipo-post yung ating pong video and instant, nakakapag-lead na po tayo ng Bible study. Be sure to always lead your OBS in a simple way that your new believers can easily imitate. If you keep it simple, you can multiply and develop many leaders. Pero kung sobrang galing ang pangunguna mo sa iyong group, hindi tayo makaka-encourage ng mga bagong leaders. Kaya gawin po natin simple. So hanggat maaari, sinisimplify po natin ang lahat ng bagay dito sa ating T40 training at maging doon sa ating mga lessons para madali pong magamit. Sabi po sa Philippians 3:17, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. So tayo po ay magiging example sa ating mga tinuturuan. Magbibigay tayo ng pattern na madali po nilang sundan at gawin po natin simple ang lahat ng bagay. So the newcomer invites others to the new group. Have the inviter talk to the newcomer. Suggest to the newcomer that he talk to his family and friends, inviting them to become part of the new group. Yun po ang pinakamaganda. So, meet in one of their homes. The best place for the new group to meet will probably be in the home of the newcomer or in the home of those he's inviting. Other venues are also possible. So, sa gayon, nagmumultiply na yung inyong OBS. There are many benefits turning visitors into new groups in this way. Ang una pong benefit, new leaders are developed. When a group member brings a friend to an OBS, the inviter is still an ordinary group member, merely attending and inviting. But if we start a new OBS, the inviter becomes a leader. More OBS leaders are developed. Ito po ang kagandahan. Nagmumultiply tayo in all levels. New believers grow best in groups. Multiplication happens best through groups. It's not advisable to start new OBS for just one person only. Hindi ho pwede yun. Mas maganda kung isang pamilya o isang grupo. Number two, the benefit po, more contacts are made. When someone is invited to an OBS, sometimes they come alone. But if we start a new OBS for that newcomer, we can frequently include their
family, friends, and neighbors. More contacts are made through the contacts of the one invited. Ito po ang pinakamagaling, pinakamaganda sa lahat. Dumadami po ang ating contacts. So the more contacts we have, mas marami maganda pong opportunity para marami ang makakilala sa Panginoon at magiging mabilis ang pagtatayo natin ng mga simbahan. Number three benefit po, start the right DNA. Starting new OBSS gives us the DNA that we need. This begins the process of multiplication, which produces powerful growth rather than ordinary growth only. So, may iwasan na po natin yung mga Kristiyano na tumatagal na walang ginagawa sa church. So, right from the very start, nagdi-develop po tayo ng tamang DNA sa mga new believers para sila ay maging tunay na mga alagad ng ating Panginoon. Number four, the benefits dalawa. As the inviter and the one invited begin a new group together, it follows the biblical principle of dalawa. So, yung pong iniutos ng Panginoon na humayo ng dalawa, mas maganda po kasi yung team effort ay mas malakas na pwersa. Okay, summarize po natin ang lahat ng ito. Pangunahan po tayo ng ating facilitator. Don't discourage group members from bringing visitors. Don't kick newcomers out of your OBSS. Don't tell them they can't come. Lagi nating i-welcome yung mga visitors. So, receive newcomers into your group wholeheartedly. Allow them to continue to attend the first group if they desire. At the same time, be sure to start a new group for them. Ito talaga yung sadya natin. Pwede natin silang i-welcome sa una, tapos bandang later on, encourage natin sila na magkaroon ng sariling grupo para sa kanila. So, dropouts that are okay. When a newcomer is provided for newcomers, or for when a new group is provided for newcomers, they usually drop out of the original group because it is too advanced for them. Okay lang. The new group provides exactly what they need. So, dropouts that are not okay. Yung mga dropouts na hindi maganda. If we don't provide a new group for visitors, they will also probably soon drop out of the original group because the topics are too advanced. They will not be in any group at all as we did not provide a new group for them. Hindi po ito maganda. Kaya dapat talaga mag-provide tayo ng bagong grupo sa mga bagong pasok sa ating OBS. So everyone is a potential new group. It's good to have visitors, but it's even better to start new groups for them. Every visitor is the seed for a potential new group. I-maximize po natin ang potential na ito. So mag-invite po tayo ng mga visitors. Group members become disciple makers. Just an inviter, now a disciple maker. By mobilizing inviters to become group leaders, these inviters rise to a new level. They become disciple makers. This is a huge help to their Christian growth. As you empower them to do this, you are teaching them to obey what Jesus commands us to do. This leads to church planting movements. This is growth by multiplication. This is the best way to most rapidly fulfill the Great Commission. Pagka ganun, masaya po tayo. Talagang may hit natin yung ating target at na yung desire ng Panginoon na humayo at gawing alagad ang mga bansa. So this time, magkakaroon po tayo ng role play. Pangungunahan po tayo ng ating facilitator.
finish urgent discipleship when our OBS members put their faith in Christ, there are several things that we urgently need to teach them. We cover this in the urgent discipleship. Ito po yung phase na talagang medyo advanced na yung kanilang pag-aaral. Today, we will finish this phase. Ang kasunod po niya ay church formation. Once our OBS members have received lahat na ng mga pinaka-basic of discipleship, we want to form our OBS into fully functioning churches. Ito po ang pinaka-exciting sa lahat. We have three lessons to accomplish this. So, tatlong lesson po ang napakahalaga para ma-accomplish po yung church formation. So, essential for making disciples. We have seen that it is essential for our new believers to become part of a local church in order for us to make disciples. Kailangan yung mga bagong mananampalataya naroon sa loob ng isang church, isang local church. How can we do this? We will begin to cover this today in lesson number 16, Activities of a Church. This will be a very exciting step as we make disciples. Four more lessons. Misan pa, tatanggapin ninyo ang apat na bagong lessons na gagamitin ninyo sa inyong mga OBS at ituturo sa mga miyembro para gamitin din nila sa mga OBS nila. Isa-isahin po natin yan. Mayan na kaunti. So, tingnan nyo po yung ating overview ng ating mga Bible studies. Salvation, urgent discipleship, church formation, saka po yung long-term discipleship. So, para po sa lesson number 13, ito po yung in Christ. Napakahalaga po nito. Sabi po dito sa ating sa notes natin, sundan nyo lang po niya sa inyong notes, galit si Satanas. Nagagalit si Satanas dahil nananalig kay Jesus ang mga miyembro ng ating mga OBS. Pero hindi siya titigil. Hindi siya susuko. Hanggat maaari, gusto pa rin niyang maging miserable ang mga miyembro natin. Ayaw niyang makaranas sila ng ganap na pagpapala kay Kristo. Kaya mahalaga po itong lesson number 13, in Christ. So meron po kayo niyan dyan sa inyo pong handouts. So nagsisinungaling. Upang patuloy silang guluhin ni Satanas, nagsisinungaling siya sa kanila. Ang mga pangkaraniwang kasinungalingan na inilalagay niya sa kanila mga isipan ay, una, hindi ako mahalaga, hindi ako minamahal, hindi ko kaya, hindi ako marunong, pangit ako, kawawa ako, at marami pang iba. Asahan natin, ito ang gagawin ni Satanas, linlangin at ilagay sa isipan ng mga bagong mananampalataya mga bagay na ito. So, ito po yung isang hindrance. Ito ay magiging isang napakalaking hindrance sa buhay ng ating mga baguhang mananampalataya. Kung maniniwala sila sa ganitong kasinungalingan ni Satanas, mahihirapan silang lumago sa kanilang espiritual na buhay. Drop out din ang iba sa kanila. Hindi na magpapatuloy sa pag-attend sa gawain. Ano po ang solusyon dito? Mabuti na lang mayroon tayong solusyon. Tayo ay na kay Kristo. Napakalaking bagay kapag itinuturo ito sa ating mga baguhang mananampalataya. Kapag nahawakan nila ito, makakalaban sila sa mga kasinungalingan ni Satanas. Makakaranas sila ng mga pagpapala ng Panginoon at lalago sila sa kanilang spiritual na buhay. So, personal blessing. Our position in Christ is a big help not only to our new believers, it is also a huge blessing and help to us as church planters and disciple makers. So, personal intimacy with God. To be effective as a disciple maker and church planter, it's essential that we have a very close and intimate relationship with God. Holding on to our position in Christ is one thing that can make a great contribution to our intimacy with God. So this time, pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator para po
mamili tayo ng mga verse na kung saan ginamit ito sa atin ng Panginoon personally. Lesson 14, pagsubok. Isang napakaganda rin pong lesson at meron din po kayong lesson dyan sa inyo pong handout. So, gusto ko lang pong i-overview itong OBS na ito. So, maling inaakala. Many new believers, when they put their faith in Christ, get the wrong idea. They think that because they are now Christian, everything will go perfectly in their lives. Akala nila, wala na silang utang. Lalaki ang kanilang sweldo. Wala na silang problema. At bibigyan sila ng Diyos ng bagong smartphone. Hindi palaging ganun. Akala natin bed of roses ang buhay ng isang Kristiyano. So, nabibigo sila dahil hindi mangyayari ang lahat ng inaasahan ng mga bagong mananampalataya. Mabibigo ang marami sa kanila. O, sigurado mag-drop out din sila. Kasi merong ibang mga nagtuturo na sinasabi nila, pag naging Kristiyano ka, mawawalan ka na ng problema. Hindi po totoo yan. May pagsubok. Kailangan malaman nila na meron pa rin tayong pagsubok sa ating buhay. Kahit anak na tayo ng Diyos, kailangan bigyan natin ng babala ang mga bagong mananampalatayang ito. At ipaunawa sa kanila ang katotohanan ng buhay. May sadya ang Diyos sa mga pagsubok. Hindi lang may pagsubok, may magandang design ng Diyos sa mga pagsubok sa ating buhay. Kagaya po ng story ni Job. To prepare our new believers to stand strong when facing trials, we will use the story of Job. This is one of the most touching stories in our T40 lesson lineup. Asahan natin gagamitin ito ng Diyos sa buhay ng mga bagong mananampalataya. So, napakaganda po niya. Again, pangunahan tayo ng ating facilitator para i-scan itong lesson number 14, pagsubok. Lesson number 15, the crucified life. Again, meron po kayong lesson diyan sa inyong handouts. Gusto po nating bigyan uli ng overview itong lesson na ito. So, naghahanap ng tunay na buhay. Naghahanap ang lahat ng tao ng tunay na buhay. Marami silang hinahanap. Hindi nila alam kung saan matatagpuan. Malimit ka dito rin kahit sa mga anak na ng Diyos. Ito po sagot ni Jesus. Nagpaliwanag si Jesus ng malinaw kung paano tayo makakaranas ng tunay na buhay. Sabi niya, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ko, walang nag-aakala ng ganun. But this is the key to true life. Medyo mabigat po ito. Itong katotohanan ito kaya ipinasok natin ito sa dulong-dulo ng urgent discipleship phase. Hindi makakayanan siguro ito ng ating mga OBS members sa una. Hindi nila maintindihan ito. Pero hindi pwedeng wala ito. Kailangan po ang lesson pong ito. Again, pangunahan tayo ng facilitator, scan the lesson at pag-aralan po natin ito. Lesson number 16, becoming a church. Ito po yung pinakamaganda at very exciting na bahagi po ng OBS materials dito sa T40. So, atin pong titignan itong becoming a church. Bilang panimula po, basahin po natin uli ang definition ng making disciples. Lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ,
committed to a local church. These new disciples will also share the gospel and make disciples. Marami na tayong nagawa. We have come a long way in our process of making disciples. Ang mga nagawa na natin ay nagsimula na tayo sa unbelievers. Meron na silang assurance of salvation. Naging masunurin sila, pati sa pagpapabautismo. Nagbabahagi na rin sila ng gospel, pero may kulang pa rin. Kulang pa. Ayon sa ating definition, anong kulang pa? Siguro alam nyo. Yes, good answer. Committed to a local church. Maraming taong mananampalataya sa ating mga OBS. Kompleto na sa lahat maliban sa committed to a local church. Asahin po natin ulit ang definition po ng making disciples. Sabi doon, lead unbelievers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, committed to a local church. These new disciples will also share the gospel and make disciples. Church ang kailangan. Yan ang kailangan pa. Kailangan tulungan natin ang ating mga bagong mananampalataya sa ating mga OBS na maging kasama sa isang local church. So, paano magiging committed to a local church itong mga bagong mananampalataya? Ano kaya ang pwede natin gawin para tulungan sila na maging committed sa isang local church? Ito po ang solusyon. Yung OBS magiging isang ganap na church. Simple lang ang solusyon. Pwede nating i-develop ang bawat OBS para maging isang fully functioning church. Paano magiging church ang OBS? Hindi basta-basta ang OBS na magiging isang ganap na church. May essential requirements and functions na nakalagay sa Bible. Ano-ano yan? Paano natin pwedeng i-develop ang OBS para maging isang ganap at tunay na church? Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Ito na lang kasi ang kulang para tuparin ang ating goal to make disciples. So, tapusin na po natin. So, buksan niyo po o kunin niyo po ang inyong lesson number 16. Meron tayong lesson yan. Becoming a Church. At this time, panunuorin po natin ang buong lesson ng lesson 16, Becoming a Church. Panoorin po natin ang video po nito. Purihin ang Diyos. Nasa lesson 16 na po tayo sa ating pong pag-aaral, ang pagiging isang ganap na church, ang ating pong pag-aaralan ngayon. Magsisimula po ulit tayo sa ating masayang pag-aawitan. Salamat po sa Diyos sa masayang pag-aawitan. This time, ating pong muling babasahin ang Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Minsan pa po nating basahin, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Nawa, kabisado na po natin ang talatang ito. This time, siguro, mag-practice uli ang ilan sa atin sa harapan para po mas matutunan po natin ng gusto ito. So, pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator. Salamat po sa inyong pakikiisa doon sa ating practice ng pag-share ng Ephesians 2, 8 to 9. This time po, ating pong aalamin kung ano ang nangyari doon sa ating mga action plan na ating pong isinulat last week. Pangunahan po ulit tayo ng ating facilitator.
Meron pa akong gustong itanong, church na ba tayo? Kasi sama-sama tayo every week at tayo po ay magkakasama, masaya, may fellowship tayo. Church na nga ba tayo? Ano ang mga dapat na ginagawa ng isang tunay na church? Basahin ko po sa inyo ang Gawa 2:36-37. Sabi doon, dapat malaman na si Jesus ay Panginoon at Kristo. Kaya tinanong nila si Pedro at ng ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Magandang tanong, ano? Ano po ang dapat nating gawin? So, gusto ko pong ibahagi na po ng ating facilitator yung lesson na hawak po niya ngayon, didistribute po sa bawat isa. Ginagawa ng isang tunay na church, ating puyang pag-aaralan ngayon. So, dahan-dahan nating babasahin ang Gawa 2:38-47 para matuklasan po natin kung ano talaga ang ginagawa ng isang tunay na church. Ngayon, habang binabasa ko po ito ng dahan-dahan, i-take note nyo po kung ano yung mga ginagawa ng isang church. Okay? So, ready na po ba kayo para basahin po natin ang Gawa 2:38-47? Narito po, kung ready na po kayo sa inyong mga ballpen at sa inyong mga papel. Pagsisihan ninyo talikdan ang mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Kaya't ang tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpapirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Masayang nagpipirapiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay ininaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Basahin ko pong muli ang talatang ito at sundan niyo po para lubos po nating masundan at maisulat po natin kung ano mga ginagawa ng isang tunay na church. Gawa 2:38-47. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. So, yan po ang kabuuan ng talatang ating pag-aaralan at makikita po natin dyan. I hope nakita nyo po ang mga bagay na ginagawa ng isang tunay na church. Nais ko pong sabihin sa inyo, narito po ang mga ilang bagay na nasaksihan o natagpuan po natin habang ating pong pinag-aralan at binasa po ang mga talatang ito. Ito ang mga ginagawa ng isang tunay na church. Sundan po ninyo, una, mayroong pagsisisi. Pangalawa, pagpapabautismo, pananatili, pagtuturo, pagsasama-sama, pagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, pananalangin, pananampalataya, pagbibigay, pagpupuri, pagpapala sa mga tao, at pagpaparami. So, yan po ang 12 na natagpuan po natin sa ating pong binasang talata. At nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang mga bagay na ito na ating pong natagpuan
na-discover po natin dito po sa ating binasang talata. Una po, yung pagsisisi, patuloy na pag-amin ng ating mga kasalanan sa Diyos at sa kapwa. Yan po ang dapat na maghari sa isang church. Makita yung pagsisisi. Pangalawa, yung pagpapabautismo. Ang ibig pong sabihin ito ay paglubog sa tubig bilang simbolo na patay ka na sa dating pagkatao at may panibago kang buhay na kaloob ng Panginoong Jesus. Pangatlo po yung pananatili, pagkukomit sa gawain ito ng pagsasama-sama. At yung po pang-apat ay yung pagtuturo. So, pag-aaral ng Biblia, at ito po ay hindi lang pinag-aaralan kundi isinasabuhay. At ang panglima po, yung pagsasama-sama, yung pagtitipon-tipon. Napakahalaga po niyan. At nung pang-anim po, pagpira-piraso ng tinapay, ito po yung communion or komunyon sa na ating pong ginagawa sa tunay na church. Pampito po yung pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Ito po ay napakahalaga. At yung pang-walo po ay pananampalataya. Ang ibig pong sabihin ng pananampalataya ay pagtitiwala sa kamatayan ni Jesus bilang sapat na bayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Pangsiyam po yung pagbibigay, pagbabahagi para sa pangangailangan ng fellowship o ng church o ng ating kapwa. So, isinishare natin kung anumang meron po tayo. Pagpupuri. Ito po ay isang bahagi din, pagdakila sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit, pananalangin at iba pang mga paraan. Panglabing isa po yung pagpapala sa mga tao, maging tulong at blessing sa mga kapitbahay. At yan, nakita po natin yan, dapat ang isang kapulungan ay nagiging pagpapala sa maraming mga tao. At ang panglabing dalawa po, itong panghuli ay pagpaparami. Pagbabahagi tungkol sa kaligtasan upang marami pa mga tao ang makakilala sa Panginoon. So, yan po yung labing dalawang mga bagay na nakita po natin na ginagawa ng isang tunay na church. Ngayon po, pangungunahan tayo ng facilitator at mayroong ilang mga items tayo pag-uusapan. Diyan po sa inyong grupo para lubos nating maintindihan itong ating pinag-aaralan ngayon. Salamat po sa inyong pakikiisa sa talakayan with your facilitator. So, napakaganda po na tayo ay kabilang sa ganitong samahan sa isang church na kung saan ang mga anak ng Diyos ay masayang nagsasama-sama. Kawawa naman po yung mga iba na hindi po natin kasama. Kailangan din po nilang maranasan ng kagalakan na kabilang sa kawan ng Diyos. So, luging-lugi po sila. Kaya magbabahagi po tayo. I-share natin sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Kaya this coming week po, ating pong babahaginan ang ating kaibigan o ating mga sa buhay. So, maglalagay po tayo ng panahon para sa kanila. So, sa pagkakataon pong ito, isulat po ninyo ang taong yon na nais po ninyong bahaginan ng Ebanghelyo ngayong darating na week at naway gamitin tayo ng Panginoon sa pag-abot sa kanila. So please write down their names this time. Salamat po sa Lord doon sa mga pangalan na inyo pong isinulat na this coming week ay pabahaginan po natin mismo ng salita ng Panginoon. So, narito po ang halimbawa kung paano natin i-approach itong mga tao gusto nating bahaginan. Pwede po natin sabihin kagaya nito, Kuya Jun, masaya ako dahil kasama ako sa aming Bible study. Gustong gusto ko ito
dahil tumibay ang aking relasyon sa Diyos, tumatag ang aking pananampalataya at nagkaroon ako ng magandang relasyon din sa mga kasama ko sa Bible study. Masaya kaming lahat sa aming pagtitipon-tipon. Iyan pang isang example ng ating pong pwedeng gawin, pero pwede po kayong gumawa ng sarili ninyong paraan para masharean yung pong gusto ninyong pong bahagi ng kaibigan o kaanak. Kaya po, ang gagawin po natin ngayon ay magpa-practice po tayo kung paano tayo mag-share at pangunahan ulit tayo ng ating facilitator. Ready-ready na po kayo sa pag-share, pagbabahagi doon sa inyong kaibigan at kaanak dahil nakapag-practice na. Pwede pa rin pong tuloy-tuloy lang ang ating pagpa-practice para mas maging expert po tayo sa pag-share. So, kayo po ba ay nakapagbahagi na sa maraming kaibigan at kakilala at kamag-anak? Pwede po ba na pwede na po kayo mag-start ng sarili niyong grupo? Pwede niyo pong ituro ang lesson number 1, ang babaeng pinatawad. At pwede niyo pong hingin ang lesson na ito sa ating pong facilitator o pwede rin po kayong humingi ng ating yung kopya ng video na ito na magagamit po ninyo para i-share sa kanila ang mga natutunan po natin dito sa ating Bible study. Gusto ko po kayo ngayong ipanalangin dahil meron na po kayong natukoy na mga taong aabutin this week. Ipag-pray po natin sila sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami ay magamit po ninyo upang i-share ang kaligtasan sa marami pa po naming mga kaibigan at kakilala at kaanak na wala pa pong pagkakilala sa iyo. Loobin po ninyo na sila man ay makalaya sa kasalanan at tunay na maranasan ang kaligtasan na kaloob po ng Panginoong Yesus. Gamitin po ninyo kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Inaasahan po natin na next week ay nabahagi na po ng salita ng Diyos ang mga taong pinag-pray po natin. So ipag-pray po natin sila araw-araw at kayo din po na bigyan kayo ng kalakasan at biyaya ng Diyos para sila man po ay makakilala sa Panginoon. Next week po, isishare po natin yung mga magagandang kwento sa ating pagbabahagi. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay dadako na sa pananalangin. Ang inyo po mga prayer request ay i-share po ninyo ngayon. Pangungunahan po ulit tayo ng ating facilitator sa anumang mga prayer request kailingan ng bawat isa. Huwag po kayo mahiya. Bawat isa po ipag-pray, wala pong lalampasan kahit na isa sa inyo. Ang inyo po mga kahilingan ay naniniwala po ako na ito'y tinutugunan ng ating Panginoon. Graduation! Malapit na tayong graduate. Mag-aaral na po tayo ng diretso sa sarili po nating mga Biblia. Kailangan meron tayong hawak na Bible doon sa mga susunod nating pag-aaral. Kung wala pa po kayong Bible, meron pong mga pwedeng makuha na libre. Kagaya po ng Generics Pharmacy. Namimigay sila ng Bible na libre. Pero meron din po sa Christian Bookstore. Pwede po kayo bumili para magkaroon po kayo ng sariling kopya ng inyong Bible. Sabihin niyo po sa inyong facilitator, tutulungan niya po kayo kung paano makakuha ng sarili niyong kopya nito. So inaasahan ko po na sa susunod po nating pagkikita-kita ay dala niyo na po yung inyong Bible. So mag-i-end na po tayo sa ating Bible study ngayon, pero bago po yan, ipapanalangin ko po kayo. Tayo po yung mag-pray. Lord, nagpapasalamat po kami na marami po kaming natututunan sa aming Bible study. Salamat po na naranasan po namin ang kaligtasan at nais po namin itong ibahagi sa aming mga kaibigan at kaanak at kakilala. Ang dalangin ko po, O Diyos, gamitin mo ang bawat isa sa aming paghayo, ang pag-iingat mo, ang pagpapala mo, ang kapangyarihan mo, ang katalinuhan po ninyo ang maranasan ng bawat isa. Gamitin mo po kami para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po
Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Nakatapos na po tayo sa ating lesson number 16. So muli po tayo magkikita-kita next week. At umasa po tayo na marami pa tayong matututunan sa Panginoon sa ating pong pag-aaral. Churches na, as we help our OBSS to develop all of the functions of a church, according to Acts chapter 2, we can be confident that these are fully functioning churches. Kompleto na kasi. So, yan po ang basihan natin, Acts chapter 2. We can rejoice that the Lord has used us to multiply His church and expand His kingdom. Gagawin natin this month, develop all the functions. Malapit na may churches na tayo. Pagka yung mga OBS, na kumpleto po natin yung function ng isang church ayon sa Acts chapter 2. So next month po, magre-report po tayo how many churches ang na-plant po natin. So masayang reporting yan. Inaasahan po natin ng maraming mga OBS magiging isang tunay na mga churches. There are also other ways to help our OBS members become disciples and other options for church formation. Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod po nating training. With regards to materials, ano ang materials na gagamitin kung tuloy-tuloy ang ating mga OBS? Huwag po kayo mag-alala, we will provide you with all the materials you will need. Walang katapusan. We will study this next month. Ituturo po namin sa inyo kung paano magkakaroon ng unlimited Bible study guides. So, exciting po yan next month. So, disciples na. Over these past months, we have been working hard toward making disciples. Kapag lahat ng mga functions ng isang church ay nasa ating mga OBS na, may disciples na tayo. Malapit na mabuo yung mga churches. Salamat sa ating Panginoon. Great Commission na. We know the Great Commission very well. Make disciples. Matutupad na ang Great Commission. We will make disciples. Our OBSS will become churches. Bilang sa isang church, tahimik ang Biblia kung ano ang required number of believers para maging isang tunay na church. Kaya sa bagay pong ito, tahimik na rin po tayo. 2 or 3? Oo nga, sinabi ni Jesus sa Matthew 18:20, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Sinabi ni Jesus na siya ang kasama, pero hindi niya sinabi na church na ito. Kaya tahimik pa rin ang Biblia. Meron po tayong tinatawag na denominational standards. Every denomination has their standards on what determines an official church in the records. Halimbawa, at least 50 members, at least 12 baptized members, a Bible school graduate as pastor, a church building with a parsonage, etc., etc. You are most strongly encouraged to follow the standards of your denomination. Pero counting churches in T40, any group of believers that practices all the activities in Acts chapter 2 will be considered a church. So, wag po nating baliwalain yung denominational standard, pero sa T40 ang ating pong binibilang ay mga activities ng isang church sa Acts chapter 2. Pag kompleto 'yon, we consider that as a church regardless of the number. So, report po next month. Bago tayo magsimula ng training next month, i-fill up po ninyo ang T40 Church Update form. As usual, isang tanong ay kung ilan na ang mga bagong church ninyo. May 2 klaseng church sa form. Churches, biblical, ito po yung according to Acts chapter 2. And churches, denominational, according to the standard of your denomination or organization. Churches, biblical,
kindly reply kung ilan na ang mga bagong church na na-establish ninyo ayon sa standard na pinag-aralan kanina sa Acts chapter 2. Churches, denominational, kindly reply kung ilan ang mga bagong church na na-establish nyo ayon sa standards ng inyong denomination. Salamat po sa inyong pagkaunawa dito. New disciples, magtatanong din sa report next month kung ilan ang inyong mga new disciples. Para sagutin ito, bilangin kung ilan ang new believers na nadala sa inyong mother church at saka ang mga new believers na nasa OBS na naging isang church ayon sa biblical standards na pinag-aralan natin kanina. Parehong ituturing na new disciples ang mga ito. Kaya kasama po sila. Okay, sino-sino ang ituturing ng mga bagong alagad? Pangunahan po rin tayo ng ating facilitator para i-review po ito. Matutupad na ang ating mga goal. At our first training, we set goals to make disciples. We have been reviewing these goals each month and getting closer and closer to achieving these goals. Isa pang hakbang na lang, bubuin na ang mga functions. Tuparin po natin ang ating mga goals na ito. So ano pang inyong reaction dito? Pangunahan po tayo ng ating facilitator once again. Local Church Training Action Plan. So again, panguna po tayo ng ating facilitator para gawin po ito na ating pong action plan. Two strategies for planting churches. Meron pong dalawang strategy na napakahalaga. Una, strategy number one, kahit saan, kung may relationship na, meron kayong kakilala, meron kayong kamag-anak, o kaibigan sa certain area, pwede pong mag-start doon. Strategy number two, sa mga target barangay natin, particularly yung mga wala pa pong church na barangay, malapit sa atin, pwede po yan na maging target po natin for church planting. You might be using just one of these strategies or you might be using both of them. Wala hong problema. So, anong pag-asa po natin? Pangunahan ulit tayo ng ating facilitator para ating pong i-discuss ito. Make disciples! Go! Make disciples ay po sa Matthew 28:19. So, kabisado na po natin yung ating definition at nais kong bigyan ng din dito, committed to a local church. Disciples are committed to a local church. As we develop our OBSs into fully functioning churches, this will be fulfilled. Our new believers will be disciples. This month, we will take a big step as we make disciples. Outreach Bible study, become churches. Ito po ang ating church planting strategy. Ulitin ko po, outreach Bible studies, become fully functioning churches. So, i-explain po natin ang diagram at pangungunahan po tayo ng ating facilitator to do this. Implementation Monitoring Guide, Month 7. So, napakahalaga po ng monitoring guide para hindi tayo ma-derail. So, pangunahan po ulit tayo ng facilitator to do this. Prayer time na po tayo. So, share your
prayer items with one another related to your ministries and pray for one another. And again, pwede nyo din pong i-share ang inyong personal needs and continue to pray for one another. Okay, para po sa ating mga schedule for our future trainings, para sa month number 8 and month number 9, pakilagay nyo na po yung date, pag-usapan nyo yung date, time, and venue, month number 8 and 9. Pangunahan tayo uli ng facilitator to do this. We will skip 1 month between our month 9 training and month 10 training to give extra time for church formation. So allow one extra month between month 9 and month 10 training. So pwede nyo na rin pong isulat yung month number 10 training. Ilagay nyo na po yung date kung kailan at yung venue at para yung detalye po nito mailagay na po natin. Okay, rise to the next level. Praise the Lord. He has used you to not only make disciples personally, but to mobilize your church members to also make disciples. Let's move up to the next level. Train other churches to make disciples using T4T. You can do this by becoming a T4T network facilitator. You can train a group of churches from your denomination or ministerial fellowship to also become disciple makers. Lahat ng mga makakatapos ng ating T4T training ay eligible para umattend sa facilitators training at maging isang bagong T4T network facilitator. Gusto mo bang sumama dito? Kung ikaw ay nag-apply, nag-implement at nakapagtapos at nakabuo ng church, you are very much qualified. So, in the future, mag-announce po tayo ng facilitator training. Abangan nyo po yan sa future. Bago po kayo umalis, bago tayo mag-iwahiwalay, gusto ko i-share sa inyo yung Ephesians chapter 4, verse 7 and 12. Ang sabi doon, but each one of us grace has been given so that the body of Christ may be built up. Number one, gagamitin tayo ng Diyos to build up His body. Ang sabi niya, but to each one of us, grace has been given so that the body of Christ may be built up. So the body of Christ will be built as we multiply churches. This month, gagamitin tayo ng Diyos para ma-establish sa mga bagong churches at excited po tayo na mangyayari yan. Napakalaking tungkulin paano natin to magagawa. Sabi po, grace has been given. But each one of us, grace has been given so that the body of Christ may be built up. Maraming kahulugan ang salitang grace. Ang kahulugan dito ay divine enablement upang magampanan ang tungkuling ipinagkatiwala ni Lord sa atin. Salamat, may enablement. Salamat, may biyaya. Dahil sa grace ni Lord, gagamitin niya tayo to build His body. So, hindi po tayo matatakot na humayo dahil ang grasya ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay ipinagkaloob na po sa atin. Sundan niyo po ako sa panalangin. Sabihin natin, Panginoon, marami pong salamat sa iyong biyaya, sa iyong kapangyarihan. Ngayong buwan, gamitin mo po ako to build up your body, to establish new churches in Jesus' name. Amen. Wow, nakatapos po tayo ng month number 7 sa ating T4T network training. Purihin po ang Panginoon, inaasahan ko po na magiging exciting ang ating implementation
as we develop OBS into fully functioning churches. So, buuin na po natin yung mga simbahan. At next month, magkita-kita po ulit tayo. Dala po natin ang magagandang kwento, patutuo, at papurihan natin ang pangalan ng Panginoon sa muli nating pagkikita-kita. God bless po!